Hi mga ka-maestra, good afternoon. And for today, nag-match ata yung aking blouse at sa kurtina namin na kulay orange. So, for today's vlog, I wanna talk about depression. First and foremost, nagkaroon po ako ng depression noong 2017. Way back 2017 po kasi, na-transfer po ako sa DepEd. Pangarap ko po talaga maging teacher from at a very young age. Yun na talaga yung pangarap ko. But since my mom had a cancer noong 2012 after po ng pagka-graduate ko, graduate namin nung kapatid ko na si Clarissa Marshall. And please, by the way, subscribe po sa kanyang channel, Clarissa Marshall Vlogs, kung hindi pa po kayo subscriber. After 2012, pagka-graduate po namin, is nag-apply po kami kaagad ng work. And since my eldest sister is nasa Baguio po, nagko-call center siya, we applied. And luckily, pareho po kaming na-accept ng sister ko, yung youngest sister ko. Sabay po kami. Sabay kaming graduate. Sabay kaming graduate noong 2012, sabay din kaming nakapasok sa work. May 14, 2012, nakapasok po kaming dalawa sa work. Sa same company, and naging magka-team pa kami sa work. Magkatrabaho, magka-team. So, yung sister ko, si Clarissa Marshall, is considered as my best friend kasi one year gap lang po yung pagitan namin. And since bata pa kami, talagang siya na yung kasakasama ko. So, nung nag-call center po ako, I was okay with the call center setting kasi okay naman yung sahod. Dalawa pa kami na sumasahod ng kapatid ko. So, nabibili namin lahat, napupuntahan namin lahat ng gusto namin puntahan, nakakain namin lahat, nakakatulong kami sa family. So, I was a breadwinner. We were actually breadwinners at that time kasi ang pinangpaaral po sa amin is utang. Pero, through utang, nakapagtapos po kami kasi ang parents po namin ay magsasaka. Both ang parents po namin ay magsasaka kasi. But we are very proud na kahit magsasaka po yung mga parents namin, nakapagtapos po kami ng pag-aaral through their pagsusumikap. And of course, since mula bata pa kami, sinasabihan kaming mag-aral, sinukian namin yung sacrifices nila for us. Nakatapos kami, but we were not able to finish the study without the help of our sister kasi si yung eldest sister po namin, siya talaga yung isa din sa tumulong sa amin para makatapos ng pag-aaral kasi parang binawi niya sa aming dalawa. Hindi siya nakagraduate sa UP. My father was actually frustrated kasi siya yung panganay eh, and inaasahan na siya makakatapos siya ng pag-aaral. So siguro ang ginawa na lang ng sister ko, since hindi siya nakatapos, binawi niya sa aming dalawa, si Clarissa at saka ako po. Kaya sabay kaming nag-college. After high school, huminto ako. And then, I'm not really sure, pero nung pagkatapos na nung nauna po akong nag-resign, 2017, umalis po ako sa call center industry. Kasi, napagod na rin ako, tapos ayoko na nung nasisigawan ako ng customer, nahihipag-away ako sa customer, konting bagay lang eh. Ayoko na ng ganung buhay. And then,
2017, I was lucky kasi nag-mass hiring noon ang senior high school sa DepEd. And luckily, nung nag-apply po ako, eh, nakapasa po ako sa lahat sa process. Dun po nag-start yung reason kung bakit ako nagka-depression kasi nabigla ako, nawindang ba ako sa ano sa trabaho sa DepEd kasi ang work ko dati when we were working sa call center 4 years and 9 months ko sa call center, ang ano ko po doon, ang trabaho ko doon is pagkatapos ng trabaho matutulog ka na lang, pagkatapos ng trabaho mo kinabukasan or kinagabihan papasok ka ulit, like that, ng simple lang ng buhay. And then mga friends namin, lagi kami kasi nag-out, kahit minsan nga kung may mga taga-Baguio na manonood man sa inyo, lagi kami sa good taste or doon sa tinatawag namin Jolly Town ng Baguio. So, nung nag-start na pa akong mag-work sa DepEd, nabigla kasi ako kasi yung mga estudyante ko, iba yung ugali ng mga students ngayon kumpara sa atin ng mga older people, yung mga 90s, 80s na tao. Ibang-iba sa ugali niya. So, parang na-culture siya ako pati sa trabaho kasi biglang paperwork lahat, and then hindi ko pa alam kasi yung gagawin ko. The reason is naging low po, very low yung self-esteem ko at that time kasi I was comparing myself with other teachers. Bakit sila ang gagaling nilang magturo? Bakit ako hindi? Bakit sila tapos nila kaagad yung trabaho? So, yung naging dahilan is yun, number one, low self-esteem ko. And then, ang nangyari pa is sumabay din yung mga family problems, sumabay yung mga financial problem, nagsama-sama na lahat. And then, although, kung when it comes to financial, mas okay, much better naman po yung situation namin ngayon kesa noon. So, ayun, nagsama-sama siya, yung hinanakit ko din sa father ko noon kasi yung father ko hindi ko naiintindihan kung bakit siya naglalasing parati, uuwi siya sa bahay na lasing. And then meron po kasi akong trauma when it comes to mga lasinggero or mga kahit makainom lang, meron po akong trauma nangyari po sa akin nung bata ako. Second reason, nung nagturo ko ako, I compared myself. Yun pala, kailangan mo palang, i-discuss ko sa mga susunod na videos ko kung ano yung mga ginawa ko para gumaling sa depression ko. Another thing is, yun lang naman talaga yung pinaka main reason kung bakit ako nagka-depression. Kasi, pag kinumpare mo pala yung sarili mo sa ibang tao na iniisip mo na, ay, bakit siya magaling, bakit siya ganito, dun ka nag-i-start hanggang sa nung time na yun, gumagawa. Kasi syempre, parang gusto kong bago ako. Tapos gusto kong makipagsabayan sa kanila. Gusto kong sumabay. So, ang sabi ko, sige, gawa ko ng lesson pa hanggang sa hindi na ako natutulog. Madaling araw, matutulog ako. Hanggang sa more than two weeks, hindi na ako nakakatulog. And then, nung di na ako nakakatulog, nag-start na doon. Ayoko nang makakita ng liwanag. Gusto ko nang sa sulok na lang. Tapos pakiramdam ko, wala akong kwentang teacher, ganyan. Kasi hindi ako magaling. Walang ganon. And then, yung mga co-teachers ko, I'm so thankful naman with them and the principal. Kasi noon, gusto ko nang mag-resign. Ayoko na. Sabi ko, balik na ako sa call center. Doon sa comfort ko. Kasi kahit naman na naging ganun na dumating sa point sa buhay ko noon kasi na gusto ko umalis sa call center kasi apart from the nakikipag-away ako sa mga customer, kasi may mga customer pero although hindi naman lahat, although dumating sa point ng buhay ko na bakit ganito yung buhay ko, routinary na lang, gigising ako, kakain ako, maghihintay ako ng sweldo ko, ang maganda na lang sa akin noon is
yung paglabas namin ng mga kaibigan po, pero yung from Monday to Friday po kasi yung pasok namin. And sometimes ang shift ko po noon, or shift namin ng magkapatid, is 11 hours, and then 11 hours sometimes ina-ask ka pa na mag overtime. So parang napagod kaming dalawang magkapatid. So nauna ako, and then nung nag-resign ako, sumunod yung kapatid ko after 1 year, kasi nagkaroon ako ng depression na 2018, nag-resign na rin si Clarissa. Nandito siya kasi siya yung ano. Although nung nagka-depression ako, nandun pa siya sa Baguio kasi na-confine po ako ng 21 days sa Baguio. Baguio General Hospital po, 21 days. For the next, my next part po, kasi part 1 pa lang po ito, ikikwento ko po lahat kung ano yung ano. I don't know why the people are so ashamed when it comes to mental illness. I think hindi naman dapat ikahiya when it comes to sa mental illness po natin, o yung mga nagkakaroon po ng mental illness, kasi hindi naman po kasalanan ng isang tao kung nagkaroon siya ng mental illness, and meron at gagaling naman ng isang tao, as long as ang bilin po sa akin ng doctor ko noon, may doctor is magaling talaga, kasi sabi niya sa akin, ang bilin niya sa akin, kahit anong bigay namin ng gamot sa'yo, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, hindi ka gagaling. So yun yung nilagay ko sa utak ko. Yung mga experience ko sa loob ng rehabilitation ng for mental illnesses, ikukwento ko sa next vlogs ko. So ayun, that's main 2 reason lang yun. Siguro sa inyo parang ano lang siya, parang napakasimple, but for me it's not, because from the very start, nung bata pa po ako, talagang mahina na yung maano na yung self-esteem ko. So sabi nila, ang ano nila is, why do I have, ay, bakit ako nakakapagsalita sa in front of people? Naging teacher ako, kasi teacher ka, public speaking din naman yun, kasi nagsasalita ka sa harap ng mga estudyante mo. So there are different reasons. So ngayon ang ginagawa ko po is, hindi ko na siya tinatago, kasi dati tinatago po kung tinatago na huwag sabihin na nagka-mental illness ako, huwag sabihin na nagka-depression ako. Parang ayaw, may mga taong ayaw ayaw ipabunyag ng depression ako. But no, it's not the case. Right now, ang ginagawa ko po is nag-ano po ako for mental awareness, because I think yung pagkakaroon ng mental illness is hindi dapat ikahin ng isang tao. Tignan nyo po yung mga mayayaman na tao, katulad ni Heidi Evangelista. Tawag na dito, sino pa ba? Yung mga Aiza Siguera, ganyan, diba? Iisipin mo, nasa kanila na lahat. Ganon din yung naramdaman ko at that time. Yung sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, bakit nagka-depression pa ako? Eh, maganda naman yung sahod ko. May family naman ako na buo. Nakakain ko naman yung gusto ko. And napupuntahan ko yung mga gusto ko. Nabibili ko yung gusto ko. Pero bakit dumating sa point na I was so depressed, I even tried suicide, not just once, not just twice. Madaming beses po akong nag-try na mag-suicide. I'm just thankful, siguro hindi pa talaga tapos yung mission ko sa mundo. Kasi nabuhay po ako even if nakailang attempt ko ng suicide. And then, for now, magaling na po ako, although nagtitake pa din po ako ng mga antidepressant, antipsychotic, kasi po nung time na yun, nagkaroon po ako ng psychosis, nagsipsychosis po ako. And many people are saying that mental illnesses is actually parang ano lang siya, parang biro-biro lang, but it's not, it's actually true. Kaya sabi, it's all in the mind, it's all nasa pag-iisip lang, or nasa ano mo lang yan, guni-guni mo lang, yung iba na, it's not really like that. It's true, it's very true. So, ayun po, yun po yung reason, 2 reasons lang naman kung ba't ako nagka-ano. Sa mga LS ko na nagka-heartbroken po, hindi po yun yung dahilan na nagka-ano, kasi nagka-depression na po ako before ako na heartbroken. Although muntik nang bumalik last year kung akin, pero nilabanan ko po kasi ang sabi ko sa sarili ko, kung babalik din naman ako doon sa
time, ayoko nang maramdaman yung ulit ever sa buong buhay ko yung part na wala ka ng will na mabuhay. Yun yung pinaka ayokong maramdaman ulit pag nagka-depression kayo, wala ka ng will mabuhay eh. So hanggang sa siguro yun yung nangyayari sa mga ano, yung talagang nagsisuicide, yung talagang hindi nakakaligtas, hindi na nila talaga mahanap yung reason, wala nang rason para mabuhay ka ulit. Pero when I was given a second chance, inisip ko na po lahat. May times pa din na sometimes I still feel depressed, I still feel about something, about sa ganito. Pero ang ginagawa ko, nilalabanan na lang ng utak ko. So, utak ko, and then what I did is pray na lang, tapos pinagdasal ako ng mga pastor namin, mga kaibigan ko, and then I nilet go ko na lang lahat ng ano ko, ng kasi muntik na ako muntik last year, nilet go ko na lang lahat ng pain, lahat ng frustrations ko and everything, pinagpasa Diyos ko na lang, sabi ko sa'yo na, binigay ko na. So siguro yun yung pinaka most liberating part sa depression ko, kasi na divert ako sa spiritual life ko, naging okay talaga ako sa spiritual life ko. So hopefully sa mga may depression po, wag po kayong, or sa mga may kapamilya na may depression or may mental illnesses po, hindi po kayo mawalan ng pag-asa, kasi may hope po para sa amin na nagka-depression. It doesn't mean to say that if you have a depression, is forever na depress ka. Ngayon, it's just up to you and your family support. Ang nakatulong din po kasi sa akin talaga yung family support ko. Na talagang din nila ako pinabayaan nung nagka-depression ako. Although hirap talaga sila nung time na yon, kasi sobrang hindi ko maintindihan yung sarili ko, ayaw kong gawin sa kanila yung mga bagay na ginawa ko pero ginagawa ko. So ayun, and then ano, I try to think about ano na lang, positive things about life ko, ng ano yung i-offer ng buhay sa akin, may maganda pang naghihintay sa akin sa ibang bansa, kasi po nakapetition po kami magkapatid. Ang naiiwan na lang po sa Pilipinas is yung kapatid ko at saka ako, yung ate ko po at saka yung parents mo namin is nasa Amerika. So yun yung isang pinaka iniisip ko na lang po, na I think about my good life. Ano pa yung i-offer ng buhay sa akin sa ibang bansa? Ano pa yung mararating ko? Ano pa yung gusto kong gawin? So yun na yun. Yun yung ano, dapat mahanap. When you are depressed and magaling ka na, dapat mahanap mo sa sarili mo, mahanap mo kung ano yung mga rason kung bakit gusto mo pang ipagpatuloy yung buhay mo. And anyway, yung ano naman natin, yung buhay naman natin is hindi lang nag-i-stop doon sa time na, sabi nga nila, there are kung merong lumubog na araw, merong paring pasikat na araw. So yung maghanap ka ng reason na babangon ka tuwing umaga at gigising ka tuwing umaga gising na naman ako, thank you Lord kasi nabuhay ako, may gagawin ako, or may ang goal for today. So one day, actually ang pinaka gusto ko talagang gawin is maging, isa pa sa gusto kong gawin sa buhay is maging public speaker ako about mental illness. Sana bigyan ako ng chance ni God one day na magawa yun. Although sa school po, nung may face-to-face pa po, dati kasi ayaw nilang malaman ng mga estudyante ko naman, nagkaroon ako ng depression. Pero nung ako na po, nung 2018, ano na po, shinare ko na siya 2018, kasi
May mga estudyante po kasi ako na dumadaan sa depression and I wanna help. Gusto kong maano nila kung ano yung dapat gawin. And at until nang 2021, may mga students pa din po ako na nakaka-chat, parang last 2 weeks meron akong estudyante na kinausap and then yung friend ng kaibigan ko na diagnosed ng bipolar and then depressive, ano kasi yung bipolar niya. So yun yung isa siguro kaya ako nagkaroon ng depression is for me to be able to help them or to be able to give them kahit na yung support and tips kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat hindi. Kasi case to case basis din sa minsan, pero kung same kayo ng pinagdaanan ng ka-depression kayo, ano yung ano, at least meron silang idea. So yung kaibigan ko ngayon, dahil may depression yung pamangkin niya, she oftenly asked me questions, ano ba yung naramdaman ko, ano ba yung gani, ano ba yung ginawa ko, ganyan and everything. So I share din kung ano, kasi naging very open ako when it comes to my depression. It's not kabawasan ng ano, ng pagkatao mo kung nagkaroon ka ng depression. Siguro na lang is even watch Karen Davila's latest. So yun po, yung mga international stars po na nagkaroon ng depression, it's just so sad na yung mga iba katulad ni Anthony Bourdain, katulad ni yung may-ari ng wallet, anong pangalan na nun? Kate Spade, di ba? Hindi sina namatay. So, actually, ang depression, tatamaan yan kahit sino. Walang pinipili. Pwedeng tamaan kahit sino. Walang pinipili yan. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Nagpapacheck pa po ako sa BGH, meron mga bata, mas bata sa akin, na may depression na. Di ba? So, ayun. We don't need to be ashamed of this kind of this mental illnesses, may it be depression, bipolar, anxiety, BPD, lahat na ng klase ng depression. So or motor disability, kasi It's hindi naman, sabi ko kanina, hindi naman natin ginusto na magkaroon nun. Wag lang sana dumating sa point na gano'n na yung pag nagpakamatay po tayo, eh hindi na po natin mababawi kasi isang buhay lang po. So, for the second chance that I have, I want to use it as a voice para sa mga ano, para sa mga may mental illnesses. So until here na lang po, and abangan po sa next video po yung tips or yung experience ko po muna doon sa loob po ng BGH or doon po sa ano po sa mental ward, kung ano pong nangyari sa akin that time. So stay tuned po for that, and thank you for watching mga kamaestra. I hope you will like, subscribe and comment, and of course don't forget to hit the notification bell para po ma-update po kayo sa lahat ng videos po namin. And huwag niyo na din pong kalimutang i-subscribe yung kapatid ko, Clarissa Marshall Vlogs channel po. Thank you so much. God bless and have a good day.